Panindang school supply sa Divisoria, ininspeksyon ng DTI. Dagsa na roon kanina ang mga mamimili. Check ko naman yung quality, comparable din sa nakikita ko dito sa bookstore. Yung presyo mababa ng konti. Within yung guidelines na sinet natin. Uso pa rin ang tawaran pero kapansin-pansin umano ang mga panindang walang price tag. Nagpaskil ng price guide ang DTI sa mga tindahan para makapagkumpara ang mga mamimili. Sabi ni Secretary Pascual, pwedeng i-report sa DTI kung masyadong mataas ang patong sa presyo o lampas 10% ng nakalagay sa price guide. Public school na pinag-aagawa ng Makati at Taguig, pangangasiwaan ng DepEd. Ayon sa memorandum ng DepEd-NCR noong August 4, nasa ilalim na ng Taguig-Pateros Division ang 14 na paaralan sa EMBO areas ng mga barangay na dating sakop ng Makati City. Sa ilang paaralan, nanguna sa Brigada Eskwela si Taguig City Mayor Lani Cayetano nitong Lunes. Pero umalma si Makati City Mayor Abby Binay na sinabi ang Supreme Court decision na pumabor sa Taguig ay tungkol lamang sa usapin ng teritoryo at hindi ang ownership rights sa mga public school na mga binili ng lungsod ng Makati. Sa inilabas sa Department Order 23 Series of 2023 ng DepEd, nakasaad na ang tanggapan ni Duterte na ang direktang mangangasiwa sa management at supervision ng mga paaralang ito habang wala pang transition plan. Tanggap naman ni Binay ang desisyon ng Vice Presidente. Makikipagtulungan daw sila sa transition team na bubuuin ng DepEd. Nagpasalamat din ang lokal na pamahalaan ng Taguig sa hakbang ni Duterte. Umaasa raw silang sa proseso ng transition ay makuha nila ang hinihinging datos mula sa Makati para maibigay ang assistance sa mga maapektuhang estudyante. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Makaigan, samahan niyo kaming saksihan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.